Coco Martin tinawanan ang pagsasara ng negosyo ni Renden Labrador. Pansamantalang ikinandado ng motivational speaker na si Renden Labrador ang kanyang kabubukas pa lamang na bar dahil hindi ito tinatao. Sa Facebook post sinabi ni Renden na uulitin na lang niya ang grand opening nito. Effective today March 27, 2023 we are temporarily closed. We will reopen soon. Thank you, Ania. Dagdag ni Renden, pinulong niya ang kanyang mga staff at inanunsyo na tigil operasyon muna sila. But, we will come back stronger. Pangako niya, I will struggle. I will fall down. But I will always rise back up. And I'll be stronger than before, hashtag stay motivated, hirit pa ni Renden. Pahabol pa ng motivational speaker, sana masaya lahat ng Coco fans sa nangyari. Since nilangaw ang opening ng kanyang resto ay uulitin na lang ng motivational speaker na si Renden Labrador ang grand opening nito. This, he announced via his official Facebook page. Uulitin ko na lang ang grand opening. Sana masaya lahat ng Coco fans sa nangyari. Sa isang post sa Facebook pa rin, inamin ni Renden na nalugi siya dahil walang pumunta sa opening ng kanyang resto. Lagi ang event, lagi ang investment ko sa grand opening concert ng episode Bar Dagdag Kitchen pero kahit na ganun ang nangyari, sa positive side pa rin tayo tumingin at kunin ang mga lessons for us to be better. Ito ang nakita ko at mga na-realized si niya. Sa kanyang post, binanatan niya ang fans ng lead star ng Batang Quiapo na si Coco Martin. Relate niya ang fans ng actor. Sunday Realizations. Ang assessment ko sa nangyari na zero ticket sales sa grand opening concert ng at episode The Bar and Kitchen kagabi ay ito. Una, masyadong madamdamin ang fans ni Coco. Personal ako. Pangalawa, baka lahat ng fans ni Coco ay palamunin lang kaya kahit 2,000 ticket ay hindi ma-afford. Ibig sabihin lahat ng fans ni Coco ay mga walang pera. Sa bagay magkakaibang market naman talaga. Of course, hindi ito pinalagpas ng fans ni Coco. Umagsak ka na nga nilate mo pa mga fans ni Coco Martin, hindi ako fans ni Coco pero, mali na yung ginagawa mo, hindi na yan motivation, paninirang puri na yan, alam mo yung ikaw na yung motivational speaker, business advisor, mentor and etc. Pero ikaw ang bumabagsak sa sarili mong negosyo, huwag mong ipilit kung gusto mo na feeling mo tama ka, hindi sa lahat ng oras tama ang pinagsasabi mo, matuto ka sana sa sarili mong ginagawa, pinakamahalaga, alamin mo ang pagkakamali mo, humingi ka na lang sana ng tawad, at baguhin mo ang pananaw mo, yung iniisip mo motivate na motivate ka sa sarili mo, naku iba na yan, good luck na lang sayo, mahabang komento ng netizen. Though it is clear that this is just your marketing strategy, hindi pa rin mabuti, I am a fan of Coco, pero sir hindi po ako at ang pamilya ko palamunin. Ang bastos mo, motivational speaker kuno. Mas mabuti po sana mag-marketing ka ng walang tinapakang tao, di ka nakakatulong, ang sabi naman ng isa pang supporter ni Coco. At ito pa, os talaga, uulitin ko, hindi lahat fans ni Coco. Bakit sila ang pinag-iinitan mo, at bakit sila ang sinisisi mo sa pag-flop ng event mo? Bakit di mo tanongin yung mga loyal at sumasamba sa katangahan kung bakit di sila bumili ng ticket mo? And para sa kabataran mo, kahit ako, di ko aaksayahin ang pera ko sa pangtoma at panggimik, kahit paanden pa mga gusto kong artist o performer. Mas mahalaga sa akin ang may makain ako sa araw-araw, may pambayad ng kuryente, tubig, wifi, lalo sa iba na afford, at iba pang bayarin sa bahay. Yung iba may pamilya, may mga anak. Anong mapapala nila sa tickets mo at sa walang kwentang event mo? Sikat ka bang performer para magngangawa ka online? Alam mo ba, Tay, what hits you? Karma. Opo, siya nga po, karma. Tanga-tanga ka kasi sa social media at Coco Martin pa ang pinag-iinitan mo. Sabi ko sa'yo, yung mga pinanggagastos mo, sana ginamit mong tulong para sa ipinaglalaban mo. Kaso hindi, masama ka talaga. Sira na imahe mo. Sirang-sira.